Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay dadako na sa ating pangangaral para sa hapon na ito. At bilang panimula ay nais kong gamitin ang pangyayari na kaugnay pa rin ng pambubuli ng China sa Taiwan. Pinasalamatan ng Foreign Ministry ng Taiwan ang US dahil sa ginagawa nitong anya or para sa Taiwan ay concrete actions ng US sa Taiwan Strait. Itong strait, yung Taiwan Strait, ito yung waters that are dividing itong China and Taiwan. Ito'y dahil pinanatili ng US ang kanilang presensya sa himpapawid at sa karagatan ng Taiwan ito ay pinangako nila na gagawin nila for the whole time that nandun yung military exercises ng China. Even though humina na ito, ang sabi is nandun pa rin. Meron pa rin na ginagawa ang China sa lugar na yon. At sinabi ng Foreign Ministry ng Taiwan na yung unprovoked military and economic intimidation ng China ay mas lalong pinaigting ang kampo ng mga democratic sa buong mundo. Kumbaga yung alliance ng lahat ng mga democratic countries sa mundo ay mas pinaigting because of this, sabi nga ng overreacting lang daw ng China doon sa pagbisita ni House Speaker, US House Speaker Nancy Pelosi. You see, that kind of support and alliance na ginagawa ng US Taiwan should not only be seen between friend nations, but more so with brethren in the church. Sa magkakapatid sa pananampalataya, yun din sana ang makita, yung support and alliances na nakikita natin sa mga ganitong mga bansa. Well, yan ang isa sa tatlo na kumbaga ay pinapakita ng preacher na sumulat ng Hebrews dito sa ating text sa pinag-aaralan last week, yung Hebrews 10:19-25, at ang huli nga ay yung encouragement niya na bilang tugon sa greatness ng redemptive act ng Panginoong Jesucristo is we need to consider how to stir up one another in love and good works. Kaya ngayon yung ating titingnan ngayon sa hapon na ito, nais ko nabasahin natin yung text natin, Hebrews 10:19-25. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh, and since we have a great high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Allow me to read again verses 24 and 25. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Nakita natin itong text na ito nung last time ito ay dinidim na major pastoral exhortation ng book na ito. Magsisimula ito dito yung exhortation part ng book na ito, pero itong 19 to 25, ito yung pinaka, kumbaga ito yung major. And everything na sasabihin niya onwards will be hooked dito, naka-hook dito sa exhortation na ito. Kaya nga ito yung major pastoral exhortation. At napakaganda nito. Nakita natin nung last time ito, di ba? It functions as both a conclusion of the preceding argument. No, ito yung parang conclusion, and then it also serves as the bridge
to introduce yung sustained exhortation ng letter from verses itong 16 verses 26 and then sa iba pa mga chapters. Well, nakita natin kung alam nyo yung book of Hebrews na ito, yung first section na ito, yung major section, we know ito ay mga arguments na binigay ng sumulat para ipakita that Jesus is better. Better than anyone else that they knew. Better ang lahat ng kanyang mga ginawa. And he is also the better priest. He is a priest under the Melchizedekian or order. So, he's better than angels, we saw. And then better than Aaron. Jesus is better priest because he is a Melchizedekian priest. Walang simula, walang hanggan. In fact, after niyang mag-serve, ay naupo siya forever sa kanan ng Ama. He is also the mediator of the better covenant. And that is the new covenant, which is yung law is not written on tablets of stones or in the paper. It was written on our hearts and our consciences are being perfected by this new covenant. No, hindi lang siya better priest, kundi siya mismo yung better sacrifice. So napakatindi ng mga arguments na binitawan ng writer from chapters 1 to 10. Kinailangan niyang sabihin ito. Alam niyo kung bakit niya kailangan sabihin at patunayan si Kristo ay better? Because most of them are being tempted to withdraw, to draw back, to fall down, or fall back sa kanilang pananampalataya dahil sa pressure ng mga Judaizers. They're being ostracized. Ostracized is, kumbaga, hindi na sila welcome sa kanilang Jewish synagogue na kung saan nandoon a synagogue wherein ang nandoon ay mga Judaizers. They say that hindi na sila pwedeng pumasok doon dahil hindi na sila nagsasubscribe sa Levitical style ng Old Testament na pagpasok sa kay Kristo, paglapit sa Diyos. Eh, kaya nga sinasabi, balik na kayo dito. Dito na ang tama. Ito eh, napatunayan na natin sa mga unang panahon. Effective ito na pag-aalay. At yung pagkakaroon ng pari na tao na siyang namamagitan sa atin, balik na lang kayo dito. Napatunayan na natin ito. That's why marami na ang nainggan niya, tumalikod na sa pananampalataya because of that. And dahil doon, gustong agapayan. Gustong, tulungan ng preacher, ng writer ng Hebrews, itong mga Jewish Christian na ito na huwag na manatili sa kanilang pananampalataya, manatiling nakakapit si Kristo. Huwag na kayong umalis. You have a better place now in Christ because Christ is better than all those Old Testament things and people that we know na ginamit ng Panginoon in the past. Kaya binigay niya itong sobrang bulky at glorious na mga arguments that support that Jesus is worthy because He is better. At sa katunayan, sa sobrang tindi ng arguments na binanggit niya dito, ay nakita natin doon sa ating binasa, supposed to be ay application part na ito, pwede niya nang sabihin, therefore let us. Ang ginawa niya doon sa 19 and 20 is sinummarize niya lahat. Yung inuna niya na sinabi nung sa mga nauna, nagbigay siya ng dalawang points. Doon sa 19 and 20, binanggit niya na yung believers ay maaaring pumasok na daw boldly sa holy place, which is the presence of God, not because of the physical curtain on the Old Testament, but through the blood of Christ, the body ni Christ, doon na tayo dadaan, and we can draw freely doon. And then sa verse 21, sinabi niya si Jesus daw, siya na ngayon, hindi lang siya sacrifice na daanan natin, kundi siya din ay great high priest sa sambahayan ng Diyos. Implying that we have now an advocate who always, ang ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo is pinepresent niya palagi, pinapaalala sa Ama, I did this for them, I died for them, at tanggapin mo sila. So, meron tayong access palagi na makalapit. Kumbaga,
inulit niya yung mga truth na yon dahil sa tingin niya napakahalaga nun. It is very important, and for us bilang mga Christians, we need to deem this itong mga sinasabi sa Hebrews na ito as the dearest kung mga doctrines of our Christian faith. Ito yung dapat na pinapahalagahan talaga natin, what Christ have done sa ating redemption just to have an access sa Diyos. At anuman ang application na sasabihin niya ay nakasalalay sa dakilang redemption na ginawa ni Jesus para sa mga mananampalataya. At bilang response sa ginawa ni Jesus, eto na, binigay niya yung tatlong exhortations. Sinabi niya, let us draw near, let us hold fast, let us consider. Itong verb na ito, drawing near, holding fast, and consider, they are in the present tense. Ibig sabihin, continuous. Hindi one-time act lang, tapos okay na. Hindi. Kinakailangan ito ng sustained, drawing near, continuous, holding fast, and perpetual na considering of the other brethren. In other words, it speaks of perseverance and loyalty bilang response sa napakatinding ginawa ni Jesus sa pagtutubo sa atin. Ibig sabihin lang po, dahil napakalaki ng ginawa ni Jesus Kristo para sa atin, hindi maliit na bagay lamang ang dapat nating ibigay. Ang kinakailangan is a loyal na pamumuhay. Ibig sabihin, tapat. Hindi ito pabugso-bugso lamang at pahinto-hinto, kundi sustained. At ito ay kailangan merong pagpapatuloy. Kaya nga ang message na nakuha natin last time is this. A loyal living for Christ is the logical response to the magnitude of His redemptive accomplishments. Sobrang dakila ng inaccomplish ni Christ para sa atin. Walang halaga sa mundo na ito ang pwedeng itumbas sa ginawa niyang redemption para lang magkaroon tayo ng access sa Ama, magkaroon tayo ng boldness na makalapit sa Kanya. Nakita natin dito, hindi ibinigay ng Diyos ang isang anghel, hindi ibinalik si Moses 2.0, hindi si Aaron, hindi buong mundo ang at kasama ng lahat ng kayamanan dito ang ibinigay ng Diyos para lang mabayaran yung ating pagkakasala at magkaroon tayo ng access. No? Kumbaga, ibinigay niya yung best. Kumbaga, nung old time, nung mga unang panahon, ang common language ng lalaki sa nililigawan yung babae is, I will give you, kumbaga, ibibigay ko sa iyo ang araw, langit, buwan at bituin. Kahit na hindi para sa kanya yun para ibigay, hindi kanya yun para ibigay, pero hindi literal expression, hindi yun literal, pero expression yun na ibibigay niya ang best para sa kanyang minamahal. But God gave us not just those things. Binigay niya yung best dun sa mga araw, bituin at buwan. The best He can give, He gave us. He gave us His only Son to be the perfect sacrifice for us, to give us better life, and better life than the Old Testament life, better than our past life. Kung titingnan niyo yung buhay niyo dati, wala naman siguro magsasabi sa atin, sana dati na lang yung buhay ko, in spiritual sense. Hindi mo ipagpapalit at aayawin mong makabalik. Kung totoo kang Kristiyano, you would want na manatili kang nandyan sa New Covenant, sa New Covenant style of living kaysa dun sa old style na maparisaic at saka legalistic na buhay. Gagawin ko to para ma-earn ko yung pag-ibig ng Diyos sa akin, yung favor ng Diyos sa akin. No, we have now a better place because of Christ. Dahil sa ginawa niya, we don't need to earn the favor of God. We have that favor because of Christ, and everything that we do is a response to that magnitude ng ginawa ni Jesus Cristo para sa atin. Kaya nga, it was the reason why the martyrs nagawa nilang harapin ang kamatayan alang-alang sa ginawa ni Jesus sa kanila.
even missionaries of our day and the past days and even past na mga panahon ay sinuko yung buhay, even on that very time na pumunta sila doon is it cost their life, diba? Nagpunta doon sa isla, but then yung mga tao doon pinatay sila, but they chose to have that kind of life rather than to stay on their comfort zone. Why? Because of the magnitude of what they have received dahil kay Kristo. Yung mga reformers, they embraced laws. They left their parishes and then persecution because of it. Kaya naman sa sobrang tindi at dakila nito, katulad nun, hindi pwede na tayo na lang ngayon nasa 21st century ay magaan na lang na paglilingkod ang gagawin natin. We cannot have this kind of sacrifices that our forefathers have done. No, hindi ganon. Kung ano ang hilingin ng pagkakataon, in response sa ating pananampalataya, gawin natin ito with all our heart. When all the might, when all the power is in our hands, do it. Do it. Gawin natin ito. Yan yung loyal kind of living na dapat nating ibigay sa Diyos. So, the question is, what does loyal living to Christ look like? And we have tackled yung dalawang bagay na yon. Una is drawing near to God, and then yung holding fast our hope. And now, we will consider itong pangatlo, yung considering one another. At binasa na natin yung 24 and 25. At I would like to give you itong observation na ito, that the writer moved his encouragement from their individual response to their corporate responsibility with one another. Yung individual, di ba? Yung sinabi niya, drawing near to God, individual ito, lumapit tayo. And then yung holding fast our hope, eh obligasyon natin ito, do corporately, pero tayo yung mismong kakapit sa pananampalataya, sa pag-asa na meron tayo dahil kay Kristo. Pero now, meron na ngayon na corporate responsibility. Meron ng responsibility bilang response sa napakadakilang pagtutubos ay hindi lamang sila dapat lumapit ng di mapipigilan ng guilt ng kasalanan at kumapit ng mabuti sa pag-asang dala ni Jesus, dagdag pa dito ay may kailangan din daw silang i-consider. And by the way, ano yung ibig sabihin ng consider? Actually, itong consider na ito, ito yung main verb ng dalawang verse na ito. Ito yung main verb. Ito yung talagang challenge dito. Consider daw. And that is from the Greek word katanoeo. Ang ibig sabihin is to notice, to consider, and much deeper is pay attention to, look closely at. Kumbaga, hindi lang tingnan, kundi tingnan mabuti ng may pagsusuri, pag-aralang mabuti. Ang tanong ay, ano yung dapat na pag-aralang mabuti? Ito yung dapat natin gawin. Pag-aralang mabuti. Tingnan mabuti. Ano yung dapat nating i-secure? Yung i-fasten yung ating mga isipan. I-ribet natin yung ating mga mata sa bagay na yon. Ano yon? And the word is to stir up. No, yung sinabi niya, let us consider how to stir up one another to love and good works. Ang sinasabi ng author dito, pag-aralang mabuti natin kung paano may stir up ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Yung to stir up, gusto ko rin na bigyan ito ng pag-aaral sa atin, ito ay galing sa Greek word na paroxysmos. Alam mo yung paroxysmos? This is a negative word na to provoke or to be on outburst leading to a quarrel. Ito yung napoprovoke na dahil sa nagagalit na. Ito yung word na ginamit dun sa panahon na si Pablo daw at saka si Barnabas ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan over sasama ba natin si John Mark or hindi sa ating next missionary journey. And nagkaroon daw ng pag-aalitan. Itong dalawa na ito, ang word na pag-aalitan doon ay yung paroxysmos. Yung paroxysmos,
Kung alam niyo yung word na English na paroxysm, dito po galing yun. Yung paroxysm, this is a sudden convulsion or a violent emotion. Ito yung, kung titingnan natin, ito yung nararamdaman ng dalawang bata na pinag-aaway marahil ng tito nila. Yung sinasabi is, kalingin mo nga yung tenga ng ano, pag kinaling, ay kinaling, naku, hindi ako papayag kung ako yun. Tapos ano, ikaw ba, papayag ka, kalingin mo rin yung ano, kung matapang ka. And then, galit na, no? Yung nandun na yung nag... Yung dalawang bata na ito, nandito na yung nararamdaman na nila yung inis, yung galit hanggang sa napoprovoke na sila na gamit yung kanilang kamao, kikilos na sila. So yung ganong outburst ng emotion daw, ang dapat nating isipin kung paano natin mai-steer sa isa't isa. But hindi in a violent emotion, kundi in a positive emotion, positive way. Mapoprovoke daw natin dapat ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. So imbis na ang provocation natin is mag-away-away tayo, is yung kabaliktaran. Magkaroon tayo ng strong and powerful emotion that we cannot do otherwise. Na yun yung daw yung isipin natin bilang mga Kristiyano. Paano ko kaya itong tao na ito matutulungan para magkaroon siya ng desisyon sa buhay niya na hindi niya kayang talikuran? Ang gawin niya is mahalin niya yung kapwa niya sa iglesia at gumawa siya ng mabuti in response doon sa pag-ibig na meron siya. Ayun daw yung kailangan nating gawin. Yun daw yung consider natin. Pag-aralan natin, paano kaya itong si ganito mapoprovoke ko para magmahal at gumawa ng mabuti sa kapatid. So, tinatawag ng writer ang mga sinusulatan niya na mag-isip ng paraan kung paano nila mapupukaw ang damdamin ng isa't isa para gumawa ng loving service para sa iglesia. By the way, yung love and good works dito, sinasabi ng mga commentators, this is a kind of hendiadis na isang thought ang nasa isipan niya pero ginamit niya dalawang magkaibang word. And then connected by end. So pwede mong sabihin na ito ay loving service. No? Yun yung nasa isip ng author pero ginamit niya lang love and good works. But pwede mong sabihin na loving service, a service that is provoked because of love. No? Kumbaga, it is done by love. So, hindi lang simpleng encouragement ito na magkaroon sila ng fellowship. Madali lang gumawa ng sermon mula rito tungkol sa fellowship at sabihin, oh, dapat mag-fellowship tayo. Pero hindi yun eh. Mas malalim pa yung sinasabi dito. No? Kundi yung matuto daw sila na i-stimulate ang kapatid na magkaroon ng compassionate activity sa iglesia. You see? Hindi lang tayo nandito para, yes, let's have fellowship. Meron din pala tayong responsibility to stir up yung ka-fellowship natin. Stir up natin, encourage natin how to love and to do good works. So, magagawa lamang ito kung ipagpapatuloy nila yung regular nilang pagtitipon. Dito na papasok yung verse 25. Sinabi niya, neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. Ang bilin niya, wag daw nating pababayaan. Wag daw nilang pababayaan yung pagtitipon nila katulad ng ginagawa ng iba. Wag daw pababayaan. Siyempre, paano mo mas i-stir up yung kapatid mo kung di ka naman umaaten? You need to be in the church. No? So, makikita natin dito na bukod pala sa pagsamba sa Panginoon, what we are doing now, at we are really focused to do is to worship God. Hindi lamang pala yun dapat ang ginagawa natin every time na nag-gather tayo dito. No? Hindi lang yung pagsamba na yun, kundi ang primary focus pala ng pagtitipon ay upang matulungan ng kapatid na magkaroon ng compassionate activity sa iglesia. So every member has this responsibility. Ikaw, ako, lahat tayo, responsibilidad natin ito. That in every service, we need to know every member with the goal of knowing how to help them have a strong conviction
to have this loving service sa bawat isa. And that's the point. Regular gatherings of the saints are opportunities to fulfill their responsibility to steer one another to have a compassionate activity in the church. I would like to repeat that. Regular gatherings of the saints are opportunities to fulfill their responsibility to steer one another to have a compassionate activity in the church. So, ini-imply dyan na meron tayo talagang dapat gampanin. Hindi lang tayo nandito to warm benches, but we are here para gawin ang bagay na ito. May responsibilidad tayo. And your responsibility is to talk to that person next to you, to a person, your friend, and see ano yung kalagayan ng kanyang buhay. Not being meddlesome, but really to care because of your care para sa kanyang buhay. And if you see something na kailangan mong gawin para ma-steer siya, para magpatuloy sa pananampalataya, you do that. And that is yun yung ating kailangan gawin. Steering up one another. No, kung dati, mahilig tayo pag-awayin yung mga mas nakababata sa atin, bully tayo ngayon, gawin natin yung all wisdom na meron tayo para i-provoke naman natin sila, hindi para mag-away, kundi lalong magmahalan sa isa't isa. Hindi lang pala ito gawain ng mga preachers. Hindi lang pala ito gawain ng mga pastor. Gawain pala ito ng isa't isa. No, yung regular na pagtitipon ng mga banal, pagkakataon pala ito na gawin iyon. Maaring hindi ito yung ina-expect na dapat mong gawin sa iglesia. Marahil lang ina-expect mo is ikaw mismo, mahalin mo yung kapwa mo at gumawa ng mabuti sa kanila. But something deeper is being a challenge for us here na pinapakita dito. No, na yes, biblical na ikaw mismo magmahal, ikaw mismo gumawa ng mabuti sa kapwa mo, pero iba yung sabi ng writer. Consider how to stir up others to love and good works. Ang focus ay yung pagtulong sa iba na maging loving members. And syempre, carry na rin doon, requisite na rin doon, requirement na rin doon is you do that out of your love. And then because of your love, kailangan mong kumilos according sa love na yon. And ang application is you let that person also love one another. You let that person be loving. You find ways how to provoke that person in doing those things na gusto ng Panginoon. Mas mahirap ito kaysa samahalin mo yung kapwa mo. Kasi kailangan mo talagang i-put into actions yung pagmamahal mo sa kanila. Paano? Kailangan mo silang kilalanin, hindi lang sa pangalan, kundi yung kung ano yung gusto nila. Saan ba sila magaling? Ano ba yung gifts at talent nila? Hindi para ma-embarrass sila or maging mapakialam tayo sa kanilang mga buhay. Sana hindi nila nararamdaman yun sa atin. Ang dapat ay hanapin natin yung good points ng ating mga kapatid at i-consider kung paano natin sila ma-encourage na gamitin yung mga good points na yon para sa iba. Kaya naman mayroon tayong mahalagang papel at business dito sa iglesia tuwing tayo nagtitipon. Ang business natin is makipag-converse, makipag-communicate sa isa't isa, kamustahin yung kalagayan nila, tingnan. And make sure, ito yung titingnan natin, is this person maturing in the faith? Yung titingnan natin. Or is he doubting? Nadi-discourage ba siya? Natetempt ba siya sa ang taong ito na talikuran ang pananampalataya? Eh, kung nakikita mo yung mga hints na yon, batay sa mga pag-uusap ninyo, you need to find something that you might say, words that you might say para ma-encourage siya. And it is urgent na gawin. Sana nararamdaman natin yung urgency. Kung i-assess natin yung ating mga sarili in these matters, nagagawa kaya natin ito. Maybe you don't feel yung sense ng urgency na gawin ito. Pero dito sa panahon ng mga
ng Biblia na ito, panahon ng Hebrews, AD 65 to 70. AD 66 to 70, napakatindi ng persecution. Napakalaki ng, kumbaga, it is very urgent na gawin nila ito. Why? Dalawang rason. Bakit napaka-urgent? Kasi mayroong banta ng discouragement. Yung sinabi ko kanina. At dito sa ating text, sinabi mismo, sabi niya, not neglecting to meet together as is the habit of some. Meron na palang dati, marami na sa mga Hebrews. Sa panahong ito, ay tumalikod na at pinabayaan yung kanilang pagtitipon. Hindi sinabi yung rason, pero all the reasons that you may draw from history nung panahon na yon. Nung panahon na yon, sinunog ni Nero ang Rome at ibinintang sa mga Christians yung pagsunog na yon. That's why persecutions are being done sa mga Kristiyano. Tinutugi sila, kinukulong, and at times, yung mga nakakulong, nilalagay sa Colosseum, ilalaban sa gladiators, o kaya ipapakain sa leon just for entertainment. And then some of them are being crucified, burned at stake, binabalatan ng buhay, pinapagulong sa asin or sa anumang bagay na matotorture sila. Those things are being done to them. Kaya nga, marami na tinalikuran na yung church na maaaring ito rin ay sa pressure ng mga Judaizers na sinabi ko kanina. So whatever the reasons were, yung effect nito ay matindi to the point na marami nang inabandon na yung kanilang pagtitipon. Alam niyo yung word na neglect, yung habit daw ng iba is yung inaano niya na wag daw i-neglect, kasi yun daw yung habit ng iba. Yung word na neglect dito, ito ay pagtalikod para iwanan yung pagtitipon. Kumbaga matinding word dito, hindi lang ito yung parang wala akong feel na umaten sa iglesia. Hindi lang yun. Kumbaga decisive ito na pagtalikod. Ito yung ginamit ni Jesus na salita nung humiyaw siya. My God, why have you forsaken me? Yung forsaken doon, ito yung sinasabi, tinalikuran na ng mga tao. Itong mga tao na ito, yung iglesia, these people are forsaking that yung covenant obligation nila. At marami sa Hebrew Christians na natitira, sila ay natetempt na iwanan din ang pagtitipon. Eh, alam nyo, hindi lang ito problema noon. Problema din natin ito ngayon. Maraming Kristiyano ang natetempt na pabayaan ang iglesia, hindi because of persecution, at hindi rin dahil sa yung ostracization, yung parang na out of place, hindi na welcome sa society dahil Kristiyano. Wala na tayong ganung mga pressures, kundi dahil sa individualistic at materialistic na generations natin ngayon. Maaring mayroon sa atin na natatangay sa individualistic mentality na hindi naman mahalaga ang community. Pwedeng mag-survive ang Kristiyano nang wala ang iglesia. Katulad sa preaching kanina, yung worldly, yung mga world, nakikinig tayo doon sa mga sinasabi ng mga hindi naman dapat nagbibigay sa atin ng impluensya. No, walang kaalam-alam sa theology, sa Biblia, pero pinapakinggan natin. At maaaring natatangay tayo doon. Kaya namumuhay na lang silang free from the church at pumupunta na lang sila kung kailangan nila gustuhin. Eh, we know, yung mga people, mga taong ganito, they have chosen to live for their own at ilayo na lang yung sarili nila sa commitment sa iglesia. There are people na meron mga ganon. At marahil, mayroon sa atin na natatangay ng materialistic mentality na ang mahalaga ay okay lang pagpalit yung Sunday para kumita ng pera. Hindi may paglaban ang araw ng Panginoon. So that's why it is urgent, hindi lang sa panahon nila. Urgent din ito sa atin na tingnan mabuti yung ating mga kapatid at isipin kung paano natin sila ma-encourage na gawin yung tama ayon sa pag-ibig. Maybe someone is in the brink of falling away. Sa panahon natin ngayon, marahil merong nang nagpaandap-andap na yung liwanag. At yung nawawala na ng amor sa iglesia. Marahil hindi na siya regular na umaten
Or maybe nandito pa rin pero wala na yung kanyang focus. Disaffected member. Wala nang amor sa fellowship. Ayaw na makimingle. Maybe you know persons like that in the church. And it is really a high time for us to do this. Pag-aralan natin. Ano ba yung struggle ng taong ito? Ano ba yung pwede natin gawin para ibalik muli yung pag-ibig niya at yung gawin niya yung tama para sa makapagpursige siya sa pananampalataya? Alam niyo, merong second reason why it is urgent. And that is because our time is limited. Saan natin nakuha yun? Sinabi niya, all the more as you see the day drawing near. Yung day doon is day of the Lord. Malapit na raw, nakikita na nila. Ito yung pagbabalik ni Kristo para sa final salvation ng mga mananampalataya and at the same time, judgment sa mga hindi magpupursige. Judgment sa mga hindi mananampalataya. Mas lalo daw nilang kailangan magtipon at i-encourage ang isa't isa kasi nakikita na nilang papalapit na yung pagbabalik ng Panginoon. I don't know kung anong ibig sabihin ng blepe dito, yung they see. Maybe they are seeing yung signs na sinasabi sa Matthew 24 na para sa kanila connected yung pagbabalik ni Christ at saka yung pagguho ng templo, yung pagbagsak ng templo. Pero we know na magkaiba yun. Pero maaaring sa preacher, ang understanding niya is connected yung pagbabalik ni Christ at yung signs na yon ng wars, rumors of wars. Pero ang katotohanan, ito ay dahil each day na lumilipas ay isang araw na papalapit sa araw ng Panginoon. Why? Because sa katotohanan ay nasa mga huling araw na tayo ngayon. We are living between the first and second coming. Whether sa first century or sa atin ngayon, we are really in between those yung markers, the first and second coming of Christ. And every generation, lahat tayo na experience ng mga signs of the times, wars, rumors of wars, famine, earthquakes, persecution, all of those things are happening sa ating panahon, 'di ba? May forest fire ngayon na nangyayari sa ibang bansa, mayroong gera sa Ukraine at saka sa Russia. Kaya naman bawat generation ay in a way ay malapit sa araw ng Panginoon. Whether mamatay tayo, kunin tayo ng Panginoon or bumalik si Jesu Kristo in our time. Therefore, we don't have much time to exercise this. Yung ating kailangan gawin, responsibilidad to steer your brothers and sisters, we don't have much time. Now, wag mong isipin na marami ka pang oras para gawin ang duty na maging faithful sa pag-attend upang steer ang kapatid sa pag-ibig at good works. We never know kailan tayo kukunin ng Diyos yung hiram na buhay sa atin. At kung hindi natin ito gagawin, sabi ni Richard Phillips doon sa kanyang Reformed Expository Commentary, sinabi niya, we are nothing more than takers, consumers of religion who are of little use for the eternal destiny of other people. Hindi ako nagsabi nito, pero gusto ko na bumak up dito. Pag daw hindi natin ginawa yung responsibilidad na steering this up, yung pag-consider sa bawat isa, how to steer them up para magpursige at gawin yung dapat nilang gawin. We are nothing more than takers, consumers of religion who are of little use for the eternal destiny of others. Wala daw tayong ambag sa pangwalang hanggang kapalaran ng ating kapatid kung hindi natin ito gagawin. Malungkot ito kasi bilang Kristiyano, ang identity natin ay kay Kristo ay corporate identity. We are one body. Ang identity natin hindi na individual. We are corporated. No, we are individuals, meaningfully related to the whole. That's why we need others. Hindi tayo dapat nagdi-disassociate. We need to really be associating with each other. No, we need to be like the giant sequoia trees sa California, yung mga tinatawag din ng mga redwood. They are
kumbaga kung building sila, they are skyscrapers towering above 30 feet yung kanilang tayog. Eh marami iniisip nyo because they are very tall, malalim din ang kanilang mga ugat. But no, 12 to 13 or 14 feet lang ang lalim ng kanilang mga ugat. But they are being spread all over, comprising yung 4 times ng lote natin. 4,000 square meter, yung lote ng iglesia natin na ito. 4,000 square meter, ganun kalawak yung kanilang ugat, forming a mesh. At alam nyo, para kailangan nila yon para makuha yung mga nutrients sa surface na mga hamog. They need that para mabuhay. Pero manatili silang nakatayo, hindi sapat yung 4,000 square meters na yon para panatilihin silang nakatayo. What they do is, what they see in nature is, we find them in clusters mostly. Why? Kasi yung kanilang mga ugat interconnected sa isa't isa. We need to be like that. No? Madalas, we need to be like that. We need to support one another. And we need to be supported by others. That's why I want to challenge us. Make our times together count by being a blessing to someone every Lord's Day. Gawin mo makabuluhan ang pagsasama natin tuwing Linggo sa pamamagitan ng pagiging blessing mo sa isang kapatid tuwing Lord's Day. Alam mo yung by blessing here is not monetary. I mean, yung encourage one another. Kasi yun yung sinabi din dito, not neglecting our gathering but encouraging one another. Alam yung word na encourage here? It is from the word parakaleo. Yung Holy Spirit, paraklits ang tawag doon. Because He is the one who is standing alongside believers. Yung encourage here is to be alongside. And di lang para samahan, yung kanilang company, yung kanyang company is to do something, to give something, to urge someone to take some action. Na, hindi lang yung samahan mo siya, kundi you need to give him something na magbo-boost ng kanyang moral to do something. No, kaya nga, dapat yun yung blessing na ibig ko sabihin po dito. Yung samahan mo ang isang kapatid at ibigay mo yung kailangan niya para gawin niya yung nararapat. Dalawang bagay yung pwede mong gawin dito. Eh, the very word, encouragement. Some people need encouragements na magpatuloy. Sila yung nakikita natin na nag-excel sa Christian life, maybe. They are doing their best depending on the Holy Spirit para sa paglilingkod at pagpapakabanal. At pwede rin na sila rin yung nagdaraan sa mga pagsubok ng buhay being tempted na huwag magpatuloy. Pero still, they are persevering. Tinatry nila na kumapit sa hope nila kay Kristo. Alam mo yung kailangan nila is an encouragement, a tap on the back. They need appreciations. Sabihin natin how valuable their ministry to us are. No, thank you. Nabless ako sa ministry mo. Thank you sa ministry mo. They are people needing those encouragements. Maaring kailangan nilang marinig na pinagpe-pray mo sila or pinag-pray mo sila kanina. And those words are encouraging. Eh, kaya nga, you consider, itong tao na ito ba? Ano ba yung pinagdaraanan niya? Kailangan ba niya ng push? You need to do that. Pangalawa din na kailangan mo gawin to be a blessing, hindi lang encouragement, but rebuke and warnings. Rebuke and warnings. Yung encouragement doon, yung parakaleo, not necessarily positive na samahan mo siya. You need to give him something he need to do a certain action. And one of that is rebuke or warning. May mga tao na ang kailangan ay pagtatama o kaya kumbaga, bigyan mo siya ng babala. At kailangan it will be done in gentleness. Hindi ito yung gusto mo lang siraan yung tao na ito o gusto mong i-down ng taong ito.
You need to do this in gentleness. Sila yung mga tao na nagdaraan sa addiction, sa isang kasalanan, or mga pinanghihinaan ng loob at pananampalataya, or yung mga tao na tinatahak yung delikadong yugto ng buhay. Don't you know that courtship is a very, very, delikado, dangerous stage ng buhay bilang isang tao, whether mananampalataya or hindi. But ang nakakaramdam lang dapat ng danger na yon ay yung mga mananampalataya. More. Dapat nararamdaman yon. So, yung tao na yon, maybe tinatahak yung delikadong past na yon, they needed warning. Alam niyo, I trust you are believers, but I don't trust yung kaaway. Kaya you be doing this, na takbuhan mo yung kasalanan hanggat kaya mo pa. Dahil kung ma-overtaken ka na yan, mamahalin mo na yan at magre-remorse ka na lang. Magsisisi ka na lang sa huli pag nagawa mo na. So, yung mga ganong mga warnings, ganitong pagkakataon, hindi natin dapat sabihin yung gustong marinig ng mga taong ito. Sa halip ay yung ayaw niyang marinig. Siyempre, in a gentle and loving way. Kailangan nating maging parang doktor na magsasabi ng sa ating pasyente kung anong sakit niya upang maibigay yung tamang lunas. Kailangan nating sabihin na yung kanyang addiction sa kasalanan na ito ay hindi gawain ng isang tunay na Kristiyano. And it would make his life miserable and it would make his profession doubtable. Pwede nang call into questionable. Alam nyo, malaki yung requirements to do this. Kailangan magkaroon tayo ng sense of danger. And we need to know what's wrong from what's right ayon sa lente ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, you need to be well-versed sa salita ng Diyos para gamitin yon to give a warning, encouragement. Kailangan din natin magkaroon ng deep sense of care sa kaluluwa ng ating mga kapatid. Hindi lang pastor, hindi lang preacher, kundi dapat tayong lahat may deep sense tayo ng kalagayan ng ating kapatid. So we need to be inclined to the scriptures and involved in the life of the church. Dito papasok yung pagsuporta at pag-attend natin sa mga gatherings natin and even fellowships, no, na may kamustahan and even yung pag-aaral ng salita ng Diyos. And thankfully, we have those things na maybe pinapalagpas natin. Hindi natin sinasamahan. Meron tayong men's fellowship, women's fellowship, meron tayong RBS, meron tayong prayer meeting, meron tayong ABS. Marami pang mga bagay, may parenting mamaya. Those fellowship na pwede nating atinan, those are times na nagkakamustahan tayo, iniisip natin yung bawat isa, mas nakikilala natin ng bawat isa. And at the same time, the particular subjects that we are tackling from the Word of God is applicable sa ating mga pinagdaraanan. Napakaganda na dapat nating nasamahan yung mga ganun. No? Pinapalampas lang natin maybe yung mga ganung bagay, but sana maramdaman natin ang laking bagay yung nawawala sa atin. Hindi tayo nagiging full in our potential to be of steerer of others dahil wala tayong skills. Why? Dahil ang daming ang daming mga pagkakataon na pwede tayong lumago to be teachers. Pero teachers of others na mas under sa atin, mas mababa sa atin. But we cannot because marami tayong pinapalagpas na mga pagkakataon. So I would like to give you a 3 advice here para magawa ito. The first advice is here, to have someone that could be your accountability partner. To have someone na pwede mong lapitan at gawin mong kumbaga confidant ng mga struggles mo at pwedeng mag-check sa iyo kamusta na yung buhay mo. No, mas maganda yung mature person in the faith na kaya kang i-correct pag kailangan. Hindi yung mas bata sa iyo na makikinig lang sa iyo.
No, yung pwede kang pakialaman. Hindi dahil gusto ka lang pakialaman, but nagki-care sa buhay mo. Palibutan mo ang sarili mo ng mga tao na pwedeng magbigay ng wise counsel. Sabi sa Proverbs 11:14, where there is no guidance, a people falls. But in an abundance of counselors, there is safety. Tayo ba? Or maybe we are being secluded now. Nag-iisa na lang palagi at tingin natin we don't need company because we think tayo yung kailangan ng ibang mga tao. Sana makakita tayo ng someone na pwedeng mag-guide sa atin. Katulad ni Pablo na sinabi niya kay Timoteo, follow me as I follow Christ. So we need to find someone that we can follow. And advice number two is, aim for spiritual maturity to be that person whom others can run for wisdom and counsel. Hindi lang yung ikaw yung magte-take. Dapat mag-pray tayo, bigyan tayo ng wisdom at ng maturity. No, mature na nga tayo, tinawag na tayo sa 2 Corinthians na mga mature, but we need to really be mature in our stature sa pananampalataya to be of that person that we can pwedeng lapitan ng mga tao at sabihin, pwede ko po ba kayong gawing accountability partner? Maybe walang lumalapit sa atin kasi ang tingin sa atin, we are not capable of doing those things. Let us be men and women of the word. Yung kayang gamitin yung salita ng Diyos para magbigay ng wisdom or rebuke, hindi para mamuna or mag-criticize lang or para lang isatisfy yung ating irritation na dun sa tao na yon, but because of love and good intentions. You see, ang tindi ng ating mga kailangan gawin dito. And advice number three is this, let us learn to be humble. Let us be humble, able to take rebukes and constructive criticisms. Maybe kahit hindi constructive, criticism na totoo na kailangan baguhin sa atin. And we need to be humble to take those criticisms and rebuke. I understand, marami sa atin hindi kayang tumanggap ng mga ganito. However gentle it was done or however biblical it was said or given. Minsan nga kahit sa pulpit, meron pa rin na-offend kapag na-address yung mga mali natin. Sobrang mali nito sapagkat naiinis tayo where in fact kailangan natin na magpasalamat pag nangyayari yun. Dahil as you see, hindi naman tayo nananadya dito na patamaan ng isang tao. But when we are being hit by the message, by the challenge, the answer should be not yung galit na hindi pagtatampo kundi pagpapasalamat sa pagtatama ng Diyos. Hindi naman natin gugustuhin yung preacher na palaging nakangiti at puro ang sinasabi positibo, talking about our best life now. Sinasabi kung gaano kakabuti pero ang totoo ang sama-sama na pala natin because of our struggles sa kasalanan. Patungo na pala tayo sa hukay. We want someone that would care for us so much that he would not hesitate to tell us we're dead wrong. We're dead wrong. Pasalamatan natin yun. Pero syempre, our preachers here, our pastors, he would offer a redemptive solution always. Hindi lang laging nagre-rebuke. Merong redemptive solution. Nawa ang nagiging katanungan natin after every service, aside of course, doon sa katanungan na, did I really commune with God today? Dapat nating itanong sa sarili natin, naging pagpapala ba ako sa aking kapatid ngayong araw na ito? Kaninang umaga, have you talked to someone? Kaninang umaga, merong ba tayong nakausap na naging encouragement tayo? Meron ba tayong nasabihan na pinagpa-pray kita? I value you. Did I help someone carry his burden or her burden today? Did I tell someone what he means to me? Did I snatch someone from danger today? Yun sana yung ating katanungan every time na uuwi na tayo after ng service. Nawa ay maging katulad tayo ni Jesus na napaka-loving at humble. He washed his disciples' feet. He even to the greater died for them.
But he was able to rebuke them when they were wrong. Ito mga little na mga disciples niya, sinasabi niya words like, "Oh, you of little faith, why have you doubt?" Or ultimately, kumbaga mas matindi yung "Get thee behind me, Satan," telling to Peter, kumbaga, "You are being a hindrance sa gawain ng Diyos. Get thee behind me, Satan." Yet full of love, he prayed for them in Gethsemane. Let us be like that kind of friend na pwedeng magtawanan, pwedeng biruan, samahan sa katuwaan, but whenever na kailangan magsabi ng katotohanan, kahit masakit, sasabihin niya. And maybe, like me, we are failing in doing this thing. And we need to really be in remorse and in repentance because of that. Let us have someone like Jonathan, or to be like Jonathan in a David na pinag-uusig ng mga tao but nandoon kasama niya. And even at the times na may pressure na kailangan niyang kampihan itong umuusig kay David, sinamahan niya pa rin si David. Let us be like Yahweh. When Elijah suffered depression and discouragement after na magbanta ni Jezebel sa kanya, he went to the wilderness of Beersheba. But anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Hinanap, tinugis, at pinagsabihan agad? No. Doon sa Beersheba ay pinakain siya ng Panginoon. Pinatulog. Pinakain ulit at pinatulog. Why? Elijah needed a company on that time. Depressed itong tao na ito. But nung naka-recover na siya, nakatulog na, nakakain na, doon niya binigay yung rebuke niya in a gentle manner. Tatlong beses niyang tinanong, "Elijah, what are you doing here?" Hindi yung tanong na hindi alam ng Diyos, kundi rhetorical question na challenge sa kanya. You're not supposed to be here in the wilderness. You're supposed to be there in the mission field. There are kings you need to anoint. You see, we need to be like that. May we be like that. That know how to just be quiet and listen, yet speak and rebuke when needed. Alam niyo kung si Timothy ay merong Paul as his father in the faith. Kanina nabanggit na. Si Martin Luther ay meron siyang Johann von Staupitz na kinikilala niya bilang most beloved father in Christ niya. Yung kanyang most beloved father. Naging spiritual advisor siya ni Luther sa si Staupitz noong nag-aral siya sa University of Wittenberg. Siya rin yung naging courage to pursue yung doctorate ni Martin Luther. Siya ang naging influential sa piety at humility ni Luther at naging encourager nito. By the way, Augustinian prior ito. Kumbaga, hindi siya talaga yung Catholic na nakikilala natin. Doctor of Grace itong si Staupitz. Palaging lumalapit si Luther kay Staupitz para mag-confess, as we have nabanggit kanina sa lecture natin sa Sunday School. Lagi siyang lumalapit kay Luther ng 6 hours na nagko-confess siya kay Staupitz ng sustained, na palagian. Minsan, dahil sa tagal na at paulit-ulit na napagod na si Staupitz sa kakapakinig sa mga confessions ni Luther, sinabi niya, "Man, God is not angry with you. You are angry with God. Don't you know that God commands you to hope?" Ibig sabihin, nagbigay siya ng encouragement kay Luther, a ray of hope and grace. So long before he discovered the richness of Romans 1:17, yung richness nun, yung justification by faith, at saka yung righteousness ni Christ, it was Staupitz who always encouraged Luther about the grace of God. So may we be like a Staupitz to our younger brethren, and a Martin Luther that would seek to have a Staupitz in our
life who can lead us to the grace of God. It goes both ways. Let us be mature, and let us be more mature to find someone that we can look up to. So as a conclusion, the greatness of Christ's sacrifice demands our care for others who are also its beneficiaries. Let's pray. Lord, we thank you for giving us this message. Really, we are failing most of the times, maybe. I don't know yung puso ng bawat isa sa amin, but collectively, maybe we are erring on this matter. Maybe we are not really considering yung growth ng kapatid namin. Ang iniisip lang namin, our growth, our own growth. But help us, Lord, to really be considering. Tingnan namin mabuti. Basahin namin ang aming kapwa. Not in a malicious way, but in a constructive way. Para makita namin ano yung pwede namin banggitin sa kanya to steer them up. To steer that person up para magpatuloy sa pananampalataya. At kung meron man sa amin, we're in the brink of falling away. Wala nang amor sa pagtitipon. Marahil may struggle sa kasalanan or maybe may pagdaramdam sa iglesia. Tulungan mo ang tao na yun, makita niya yung kanyang obligasyon din to be a tower that everyone would look up, na doon nag-i-struggle ay patuloy na lumalaban sa struggle na ito at siya ay kumakapit sa pananampalataya. Maybe someone is looking up to us and maybe we are falling. No, ano yung mangyayari sa buhay ng tao na yon na nakatingin sa amin? Kaya Panginoon, tulungan mo kami to really be like Staupitz, to be really like Yahweh, to be really like Paul, na pwedeng tingnan ng ibang mga tao. But more so, a person that would have a genuine love for others, na magkakaroon ng concern for the growth of others. Salamat po. Dalangin namin ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.